So, magandang umaga mga ka-troops. Ito yung tuta ko. Lumaki-laki na rin si Baki. So medyo matamlay siya ngayon mga ka-troops. Kung papansin nyo, mapayat na siya. Kasi hindi ko siya napansin no, mga almost 2 days. Hindi ko napansin, hindi pala kumakain. Kasi pag dumadating ako sa bahay, kala ko nauubos na yung pagkain niya, yung pinapakain ko sa kanya. Yung pala, yung isang aso ko yung kumakain, si Maki. So, napansin ko lang kagabi nung tinutukan ko, talagang hindi pala siya kumakain. So, matamlay mga ka-troops. So, gagawin natin ngayon, painumin natin siya ngayon ng Betrasin Gold Powder. Okay, tutunawin natin sa 1 litro na tapos lalagyan natin ng kahit isa o 2 kutsarang asukal, mapa brown sugar or white sugar, okay lang. Okay, so hindi talaga siya kumakain para sumigla siya, okay? So, ayan mga katroops. Balikan ko kayo ulit. So, mga katroops, ito. Kailanganin nyo ng syringe. So, mga katroops, itong ganito kalaking syringe. 3 ml to. So, pwede na isa o 2 ganito sa isang inuman. 3 times a day. Okay? Walang needle po yan. Okay? Yan yung i-spit out mo. Doon mo i-spit out sa bibig niya. Okay, sukal, brown sugar gamit ko. Tapos ayan, ito na yung Betrasin Gold Powder. Okay, yan, pwedeng Betrasin Gold or Betrasin Classic. Pinakamaganda yung ginamit ko nung una sa aso ko si Maki at Bitmin Pro. Okay, Bitmin Pro. Pero ito, Betrasin Gold or Classic, okay lang, parehas lang. Tapos ito, empty bottle, 1 liter to. Tapos, so, tunawin lang natin. Okay? So, ayan lang siya mga katrups. So, matamlay. Kasunod lagi sa akin. Ayan, matamlay. So, isiglahin natin siya. Tapos, tutunawin natin dito yung Betrasin Gold Powder. Okay? Tapos ito mga katrops, white sugar, ano to, brown sugar. Okay, nakatakal na. Lagpas lang kalahati mga katrops, di na natin sakto yun na 1 litro. Ayan, pwede na to. Tapos haluin natin mga katrups para matunaw yung sukal at yung Betrasin Gold Powder. Okay, so pansin nyo, hindi ko na ayan, hindi ko na pinuno, sa 3/4 lang. Pansin mga katrups, nahalo na natin, tapos sip in lang tayo rito ng isa o 2 ganito. Okay, kung talagang sobrang tamlay ng aso at ayaw kumain, 2 ganito, pero pag kumakain naman siya, pero paunti-unti, pwede na isa. Okay? So, mga katrops, ayan na oh. Kasi pinatay, parang tubig lang. Okay, dito, mas yellowish siya. Pero, yan din yan. Ayan, dito lang sa gilid, mga katrops. Dito sa gilid niya. Ayan, gaganyan mo dyan. Ayan, sa gilid niya, ayan. So, hawakan nyo lang, mga katrops. So, ayan oh, dito, mga katrops. Sa gilid. Ayan, sa gilid ng bibig niya. Diyan. Ayan, ganyan. Okay, diyan niya ibubuga para mainom niya. Okay? So, kailangan hahawakan niya yung aso. Hawakan niya yung aso o tuta. Para syempre, ano naman, hindi malikot. Kasi ito, medyo mahirap sa akin. Dahil, para mas malapit sa lalamunan niya, hindi niya, hindi niya mabubuga. Ayan, ayan, sa gilid. Oh. Huwag diyan sa, ano, kasi malalim. Isusuka niya. So, dito ka sa gilid. Ayan. Okay? So, ayan mga katrops. Napainom na natin. No? Napainom na natin siya. So, gagawin natin. Dagdagan pa natin ang isa. Isa pa. Okay? So, sip in ulit tayo. So, ayan mga katrops. Nakakuha tayo ng pangalawa. Okay? So, bibigay ulit natin sa kanya. Okay. Ayan. No? Mapapansin nyo naman pag ano mga katrops. Matamlay kasi pag tinatawag niya ayaw lumapit.
Yan yung isang aso ko, si Maki. So, ayan mga katroops, ito yung pangalawa. Bibigay ulit natin yan. 3 times a day ito mga katroops, ha. Pag, sabi ko nga, pag matamlay talaga, ayaw kumain. Dalawang ganito. 3 ml to, 3 ml. Okay? So, kung gamit nyo, mga syringe dyan na 1 ml. So, dadagdagan nyo na lang. Okay? So, papainom muli natin to sa kanya. Medyo ayaw nyong uminom. Kaya, kailangan hawakan talaga mabuti. Okay? So, mga katroops, pag nag-spit pala kayo, so tapos na yung pangalawa nating dose nito, no? Na-spit out na natin sa bibig niya, sa lalamunan niya. Kaya sadyang dito sa gilid mga katroops, inilalagay o pinapasok, ayan, sa gilid ng bibig, hindi sa harap, dito sa gilid. Kasi para mas malapit sa lalamunan niya at mainom niya kagad, hindi niya maisuka. Tapos pag nag-push kayo nito mga katroops, isang bugahan, hindi yung dahan-dahan na ganun. Kailangan isang diinan pag ganun diretso para pumasok agad sa lalamunan niya at hindi niya maisuka. Okay? Kasi may mga aso na makatikim lang ng gantong lasa, baka ayaw nila inumin. Kaya sadya rin natin nilalagyan ng asukal o asukar sa amin. Kaya nilalagyan natin ng asukal para hindi nila malasahan yung gamot at mainom nila. Tapos, energy booster na rin. Okay? Energizer nila kasi asukal o asukal. Matamis. Okay? So, ayan mga katrops. Ayan siya. Medyo matamlay. Sana mamaya-maya kumain na. Basta isipin nyo lang 3 times a day. Umaga, tanghali, gabi, o hapon. Okay? Hanggang sa magkaroon ng gana. Okay? Yung mga nagtatanong sa akin, yung tungkol dun sa ano, yung mga nagtatanong na viewers na pwede ba sa ano, hindi naka-ref. O pwede hindi niya na ipasok sa ref kahit dun lang sa malamig na area, wag lang na sisikatan ng araw yung natitira. Okay, nasa room temp lang. Tapos yung mga natitira, kahit ipainom nyo na yun sa kanila, sa mga aso nyo. Kahit gumaling na sila, painom nyo pa rin ang painom hanggang sa maubos. Kaya wag nyo tatapon, sayang. Okay, so painom nyo lang ng painom. Basta 3 times a day pag nag-start kayo at hindi pa sila gumaling. Ngayon, pag gumaling na sila, pwedeng umaga, gabi na lang o once a day na lang or twice a day hanggang sa maubos. Okay? As long as hindi naman malapit sa mainit na lugar, hindi naman masisira kaagad yung tinimpla nyo o kinanaw natin na Betrasin Gold o Betrasin Classic or Bitmin Pro. Okay? So, ayan mga katroops, adios mabalos. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Sana nakapagbigay ng konting tips sa mga aso nyo, tuta, mga alaga nyo, para naman makatulong tayo sa kanila at hindi sila manghina at sumigla, malakas kumain. Okay, hanggang sa susunod na uli mga katroops, we are SK TV Buhay Provincia. Please do consider subscribing. Sa lahat po ng bago lang sa aming channel, click on the notification bell. And of course, like the video and as well, share the video. Thank you, I'm out of here. Peace everybody. Ciao.